ni Mayor Espinosa kung hista tinimora at aditini. Pinipilot to kasi. Gumagawa kasi kayo ng kalokohan eh. Then all of a sudden, inutusan na certain General Busa, eto, problema pa, papatawag namin si General Busa. Magandang gabi mga kabalitaan! Panoorin ang latest headline para di kayo nahuli sa balita. Narito ang latest Congress hearing ng extrajudicial killing and war on drugs. Here we see how the narcolist plays into the operation of the PNP. But on the second, and I think is more pressing, if it is proven true po yung testimony ni Mr. Espinosa that he was only forced to give that testimony in the Senate, there seems to be a use of resource persons for political gain or political testimony. Kasi po, I'm not sure, pero Mr. Espinosa, may kinalaman po ba yung raid sa bahay ng yung father or even the killing of your father dun sa ginawang pilit sa'yo na gumawa ng affidavit sa Senado? Itong dalawang incidents ito, related po ba sila? Sa tingin niyo po, ang nangyari sa iyong father, yung pag-raid sa bahay, yung pagpatay sa kanya, yung search warrant, ito po ay part ng modus para ikaw ay pilitin sa Senado? Or separate naman po to as part of EJK? Siguro sa aking sariling pag-intindi, related po. Parang sa mga operatives, may nasa likod or nagbigay ng instructions sa kanila na ito ang gawin mo. Hindi ito ang motive ng yung pagbigay ng 4 million kay Senator kay Sir Marcos. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'll now be directing my questions to Colonel Marcos. Of course, Colonel Marcos, meron pong nabanggit po dito na allegation regarding po na yung 4 million pesos na hinihi daw po ninyo sa kay former Mayor Espinosa. Mr. Chair, do you confirm or deny this allegation? Morning po ulit. Apo na ba? First of all, sir, pertaining po sa sinasabi po ni Kerwin tungkol po sa 4 million, sa Senate hearing po, ang sabi niya 3 million. Ngayon, ang sabi niya 4 million. Tapos sabi niya, sabi daw ng tatay niya. So he has no personal knowledge. I've already denied this several times, even in the Senate. During the time of his accusation, or yung sinasabi niya, siguro sinasabi niya yan kasi galit siya sa akin. Sabi ko, dahil sa nangyari sa tatay niya, normal po na reaksyon ng isang tao. Pero para tumanggap po ako ng ganung klaking pera galing sa kanya, sabi pa niya, campaign period. Nasa Albuera po ako, election na week na po. Tapos na ang campaign period. Hindi naman ako, sabi ko, during that time, I was only the Deputy Provincial Director of Leyte PPO. Handling administrative matters. I was deployed in Albuera for election purposes. To supervise only the 4th District because it was considered as a hot spot. Hindi ko kailangan manduhan ang mga pulis doon o ano pa man. Hindi naman ako provincial director, hindi ako regional director, hindi rin ako operative ng illegal drugs para proteksyonan siya on something that I will ask for exchange for money. And I want also to straight, sir, Mr. Chair, the record. Ulitin ko po, the murder case filed against us to the death of his father and Raul Yap, we were all acquitted by the court. We were, Mr. Chair? We were vindicated. Kumbaga, nabigyan ng justisya yung mga akusasyon sa amin. Ngayon, sir, itong raid na 11 kilos. Mr. Chair? One topic, one answer lang naman po, no? Yes, we will proceed with the raid po siguro at a later time. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. His statement is not true. Most of his statement
na sinabi niya kanina, marami po doon hindi totoo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, follow-up question on that. But did your wife run for office at the time, Mr. Chair? Just to confirm na yung asawa niyo po ay tumakbo as alleged yes, during na kandidato that time po. On 2016, she ran for Vice Mayor of Pastrana Leyte, pero she lost in the election. Natalo Thank you, Mr. Chair. Kayo po ay CIDG, ng hepe ng CIDG for Region 8. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ano po yung inyong katungkulan bilang chief ng CIDG 8? Way back 2016, during the raid in Baybay City Jail, I was the regional chief of Region 8, sir. Regional chief po kayo? Region 8 po, ng CIDG po. Of CIDG. Mr. Chair, so in relation po yung sa kaso ng former mayor, if ever, kasi I believe the case that was, if correct, ano po yung kaso that became basis for the issuance of the search warrant? Kaya po, una, kaya po kami nag-apply ng search warrant dyan because during the raid of Colonel Espinido, in which they were able to recover 11 kilos of shabu and several firearms, not only firearms but bank documents involving 5.1 billion pesos in current account and another intact money of a fake corporation by his family named Blue Oceanic Corporation found out by AMLA amounting to 5.1 billion. This was pronounced by the former president. Na-check po ito. Na positive yung pera na yan. Yung sinasabi niya magpapakatotoo siya, ba't hindi niya sa uli yung pera na yan? Ang dami niyang biktima. Mr. Chair? Then, the issuance po yung search warrant is kasi si Espinido po ang nag-raid pero joined kami as investigation team. So, we were the one who filed the case kaya po lumabas ang warrant of arrest ni Mayor Espinosa at saka po ni Kerwin Espinosa. And during the issuance of warrant of arrest, hindi po si Judge Cabaluna ang nag-issue ng search warrant. Mali po yung sinasabi niya. Ang nag-issue ng search warrant, Judge po ng Samar, si Judge Sabari. Katapos, I'm stating here statements based on records and public records. Sa warrant of arrest na in-issue, Major Larraga filed application for search warrant because of an valid information that there were continuous of drug trade inside the Baybay City Jail. And some of the jail guards are involved. Sige, Colonel Marcos. Yung po ang dahilan bakit po kami nag-apply ng search warrant. Kaya po namin in-implement yun. At saka yung sinasabi niya nag-face the wall, hindi po kami pinapapasok sa jail. Kaya po namin ni-restraint yung mga jail guard doon kasi they were armed. Armado po sila. Hindi kami pinapasok. We were forced to use bolt cutter which is specified in the search warrant that we can break through if the search warrant issued by the judge is not honored. It is within Baybay, sub-provincial jail. Tama po ba? Yes, inside the provincial jail. And we have also information that Mayor Espinosa was allowed to go out during night time by the jail warden. Mr. Chair, but based on records po, yung violation that was made basis for the search warrant was violation of RA 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. Nabanggit po ninyo earlier that the basis was illegal drug trade. Which was which po kaya, Mr. Chair? Pareho po, Mr. Chair. Mayroon pong information na continuous ang drug trade. Mayroon din pong information that they were may armas po na nandoon na hawak po yung si Raul Yap at saka si Mayor Espinosa. And hindi po totoong niyakap si Mayor Espinosa based on record. As far as the records show, it's only based on the Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. Mr. If Colonel Marcos could narrate to us any other instance in which a search warrant was issued against a jail in his watch. Thank you, Mr. Chair. Actually, sir, when we apply for the search warrant, there's no prohibition or any on or OCA circular na nag-exist. We asked other judges kung
may prohibition ba na mag-apply kami ng search warrant sa isang jail facility or any government facility? Wala naman daw po. So we tried applying and it was granted. Yun lang po. No other reasons po, sir. Mr. Chair, yung second question ko po, have you ever sought or applied for a search warrant for a jail in any other circumstance? Meron po yung sa Abuyog Penal Colony po, sir. Mr. Chair, and what was the result of that application? It was also granted, sir. And the result of the operation, Mr. Chair? We were able also to recover illegal drugs inside. You talked to them? Personally? We were ongoing, sir, with the financial... You talked to them, yes or no? Personally? Personally, sir. Oh, sir, you cannot remember the names? You talked to them personally, but you cannot remember the names? Even surname or family name? I just want to warn you. Because we will produce the two lawyers. If you cannot name it in today's hearing, I will cite you in contempt for lying. Just want to warn you. Huwag mo kaming burahin dito, General Marcos. Are you still with the CIDG? Yes po, sir. Oh, General Toro, yung tao mo is telling a lie. He is lying in front of this committee. So you can name the two lawyers? As you have mentioned, you talked to them personally. But now you cannot mention the name. It was 7 years ago. Sorry? Yung pangalan nila, sir, at saka yung cellphone number, nandun po sa isang cellphone ko, sir. No, I'm not asking about the cellphone number. I'm asking about the names because if you have is the two lawyers assigned in the central office? Sir? Naka-assign ba po yung dalawang lawyers sa central office ng AMLA? Possible, sir. But possible? You're a CIDG intelligence officer and you never checked the background of the two lawyers you mentioned? Actually, and that is the source of your 5.1 billion telling in this committee? Actually, sir, these two lawyers conducted seminar on all CIDG personnel and regional officers. When was that? Ito, lumalaman tayo. 2016, sir. Saan yung seminar na yan? It was 2016, sir. Training kami pertaining to money laundering. Saan yan? Dito, sir, sa Manila, lahat ng RC. Saan sa Manila? Isang hotel, sir. Saan hotel? Hindi mo na naman matandaan yung hotel. Actually, the training, sir, is mandatory for regional. Hindi nga, I'm asking about the hotel. You cannot mention the name. Now you're telling us that there is a seminar in that hotel and what is that hotel? Because we have to check that hotel if indeed there's a seminar on that day. I'll try to recall, sir. Doon ko po nakilala yung dalawang lawyer. Eto, Colonel Marcos, ha? Eto, I just want to warn you. Mr. Chair. Eto, this is your first offense of lying. Mr. Chair. Yes. Colonel Marcos, yung information regarding yung 5 billion ba, was it voluntarily given you or did you ask for it? It was voluntarily given to me, sir. Then it is mandatory that you recall the names of the two AMLAC. Because that is not appropriate. Yes, sir. I will give, sir, the two names, sir. Kami nga, hindi nga namin basta-basta makuha yung kwan kung walang predicate crime, eh. I will provide the two names, sir. Yes, provide it. Otherwise, I will agree with the Honorable Paduano that you should be cited in contempt. Kasi sinagot mo yung katanungan sa katanungan ni Honorable Gutierrez kanina. Yes. Sir, ikaw ang nag-volunteer nun na yung kwan ni Mr. Espinosa, ang transaction is worth 5 billion. Can I explain a little, sir? Nung binigay po sa akin yung information... Hindi kita tinatanong. Ang tinanong ko lang sa iyo is, did you ask for the details or binolunteer ng AMLAC? It was voluntarily given to me kasi mayroon po silang binigay na documents on the scheme of the money laundering. Nandito po sa cellphone. Yun po rong binigay. Thank you, Honorable Paduano. Chairman, kaya please proceed. AMLAC,
Alak, is it normal? Kasi kami dito, pag nag-request kami doon sa asset freezing of assets, eh, ang daming requirements. But Colonel Marcos is telling this committee na binigay sa kanya voluntarily that allegedly that 5.1 billion asset. And looking at your records, nandito ngayon hawak ko, and you mentioned it, eh wala. Di ba? Kaya is it normal, Amlak? Your Honor, for the meeting that Colonel Marcos mentioned, well, it's a usual occurrence for us to have coordination meetings with our counterparts, Your Honor. But as to the disclosure of transactions, I'm not really sure if... me as an investigator, when we conduct these meetings, we don't readily disclose information because of the bank secrecy law and... Sir, naalala ko na. Si General Lubusan, sir, yung dalawang lawyer na taga-AMLA, inutusan niya, sir, na pumunta ng Tacloban para harapin ako, sir, because I was ongoing investigation on a Metro Bank account also pertaining to drug money. Ngayon, sir, kaya ako na-meet, sir, yung dalawang lawyer. Hindi ko naman sila personal na kilala, pero sinabi ni General Lubusan doon sa AMLA dalawang lawyer, pumunta kayo kay Colonel Marcos sa Region 8. You coordinate with him. They will give you, he will give you all the information. Oh, Colonel Marcos, you're now changing your story. Tama? It is how I meet, sir, the two lawyers. Sandali. Opo, sir. So you're now changing your story? Yes or no? Hindi naman po, sir. Doon ko sila... Anong hindi? You tell this committee a while ago that during your seminar, then all of a sudden, inutusan na certain General Rubusa, eto, problema pa, papatawag namin si General Rubusa. And if he deny it, lagot ka. Both occasions, sir, are true. Yung una, sir, na-meet ko sila dahil pinapunta sila ni General Rubusan sa Region 8. Mag-coordinate sa akin. Dali. After that, sir, dahil hindi si kumbinsido yung taga-AMLA sa knowledge namin pertaining to financial investigation on money laundering, nagpakandak po si General Lubusan ng seminar. Yun po. Doon ko na naman sila po na-meet uli. So, nauna yung pagpunta nila sa Leyte? It was the first time that I met them kasi inutusan silang pumunta ng OTSO para mag-coordinate sa akin, may bigay ko yung mga impormasyon na kailangan nila. At the same time, sir, nakonvince sila na yung mga chief ng CIDG hindi equipped pertaining to financial investigation. Mr. So, Chair. Nagpakandak o, sir, ng seminar. Mr. So, Chair. With the indulgence of General Akop, Chairman Akop, after me. Ito na lang po, so you're telling that the two lawyers you cannot mention is lying? Lying po. Lying. Because... on record, there is a such thing as 5.1 billion. So they're lying, but still you cannot mention their name? It is the, ano sir, a Blue Oceanic Corporation textile. No! What? Answer directly my question. Diba? Sinabi mo 5 billion, 5.1 billion. Now we check with AMLA, wala. Now you're telling this committee that the two lawyers in which until now we cannot mention is lying? Wala namang sila dito, sir, para i-deny yung sinasabi ko. Ah, hindi! This is record! Nako, Colonel Marcos, are you a lawyer? Hindi naman po. Oh, yeah, huwag kang mag-lawyering dito. Hindi po ako nag-lawyer. Kapalusot ka, I am not a lawyer, pero hindi ka pwedeng lumusot dito. Sir, it's an honest to goodness information, sir. Wala akong motibo, sir, na... Hindi, kaya nga yung tinatanong ko, kasi kanina hindi naman tinanong sa'yo. Ikaw mismo voluntarily, when you are being asked by Kong Rhodes. Now, hindi mo mention yung pangalan. Now, nandito na yung dokumento, official document. Oh, still, are you insisting? Yung po kasi ang binigay na info sa akin, sir. You cannot produce the name? Then you will tell this committee that you're telling the truth? Nandun kasi, sir, sa isang cellphone ko yung pangalan. Pinipilit ko pong i-recall, sir. Pasensya na po. Bakit nandun? Bakit anong nandun sa... Binigay ka ba ng cellphone number? Nirecord ko po yung mga pangalan niya, sir. Oh, do you have the document?
official document that you were ordered by a certain General Robosa to meet that to AMLAC personnel or lawyers? Tinawagan lang po ako, Sir D. Director. Oh, yun ang problema. Because that instruction is verbal. Oh, verbal, sir. Oh. So, verbal, okay ka? Sir? Okay sa'yo na verbal. Verbal bali, instruction. Bali, tinawagan ako ni General Lubusan na may pupunta sa akin. Okay, kaya nga eh. Okay sa verbal instruction na napaka-sensitive. It's all about acid nung Espinosa. Oh, there were ongoing investigation noon, sir. Oh, yun yung problema mo, Tony. Ongoing po. Colonel Marcos, yun ang problema mo. Eto ah, i-hold ko muna. Yes, Chairman Jacob. Mr. Chair, ang tanong ko lang, sabi mo na naman ngayon, nautusong ka ni General Lubusan, who I presume was the chief of the CIDG then. Yes, sir. Si ang boss mo. Inutusan ka, inutusan o sinabihan ni General Lubusan yung dalawang AMLAC na pumunta sa iyo kasi ikaw ang nakakalam. Tama ba yung pagkarinig ko sa sagot mo? Opo, sir. Tama po, sir. Ano yung bagay na pinaiimbestiga, iniimbestiga ng AMLAC? At bakit lumabas doon yung 5.1 billion na sinasabi na financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa? Kasi during that time, sir, I was dahil ako ang regional chief ng CIDG. Sinabi ba nila? Sir, sinabi ba nila na ang iimbestigahan nila yung financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa? Yes po, sir. Yun ang specific na pakay nila, sir. Ay, mandatory na sabihin mo yung pangalan ng dalawang AMLAC. Opo, sir. Chairman, can I proceed? Thank you, Chairman Jacob. Now, you should submit in this committee the names of that two lawyers from AMLAC before we end this hearing. Or else, this committee will be put aside to you in contempt, Colonel Marcos. Sorry. Sige is po, it sir. Produced? I-recall ko, sir. Now, let me proceed, Mr. Chairman. You mentioned, kaya tinanong kita kanina kung lawyer ka eh. Kasi you mentioned about compelling reasons for the issuance of search warrant. Yes, sir. Oh, matanong nga kita, what is the compelling reason to issue search warrant inside the jail? And it happens that only once, Colonel Marcos, it happens that only once. It happens twice during your time. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Twice nangyari. Yes, dalawang beses, dalawa ring tao ang namatay. Yes, sir. Na mga allegedly drug lords. Opo, sir. Oh, now, please answer, what are those compelling reasons? Kasi nandito taga DOJ. Tatanungin ko, yung usually, sir, pag nagkakaroon kami ng application on other areas, hindi doon sa jurisdiction ng judge, sir, na nakakasakop doon sa dapat a-applyan namin ng search warrant na lugar. Ang isang compelling reason, there is reasonable, this is a valid reason na maaring mag-leak, sir, yung search warrant na ina-apply namin. Yun po yun. Okay, valid reason. Opo, sir. That you can serve the search warrant. Tama? Bali, pag mag-a-apply po kami, sir, sa isang judge na sasabihin ng judge, o bakit dito kayo nag-a-apply? Eh, may judgeman doon sa lugar na yon. Hindi, sadali. Opo, sir. Ikaw, Colonel Marcos, ha? Halata ka na. Ang tinatanong ko lang yung compelling reason. Hindi kung saan mo kinuha, darating tayo dyan mamaya. Opo, sir. Saan mo na, kung saan ka nag-apply, darating tayo mamaya. You answer first, sa'yo ito na galing eh. Opo, sir. Bali, ano yung pa yung reason, sir? Yung para hindi mag-leak po yung search warrant. We have a reason to believe, sir, based on intel reports that there is collusion between the jail guards. Again, you don't answer my question. Ang tinatanong ko, hindi kung saan ka kumuha ng search warrant. Ang tinatanong ko, yung sinasabi mong compelling reason to issue a search warrant inside a government facility and in this case, sa jail under the supervision of the BGMP.
O anong compelling reason? May intel report nga kami, sir, na yung mga jail guards is medyo paso, kumbaga patong na, sir, doon sa operation. Dali. Again, ah. Yung tinagot mo sa akin, application of search warrant, pupunta rin tayo doon na mamaya. Ang tinatanong ko lang, ano yung sinasabi mong compelling reason for you to ask for search warrant and the court will issue a search warrant indeed in a government facility and in this case, jail under the BGMP. Ikaw lang sabi. Because there is a criminal act going on, sir, inside the jail. Kumbaga, mayroong... Criminal act? Oh, parang may... Okay, mamaya puntahan natin. DOJ. Nandito, DOJ? Criminal act, ha? Tandaan mo, ha, Colonel Marcos, pag nagkamali ka dito, na nagsisinungaling ka, baka baguhin mo lang, I will cite you in contempt. DOJ, did you get the question that I raised to Colonel Marcos na defensive siya, umiiwas siya, nasagutin? O what is that compelling reason daw? Is there a compelling reason to issue a search warrant in the jail? Mr. Chair, regarding that particular case, Mr. Chair, there's already an en banc decision by the Supreme Court saying that there is no compelling reason for the issuance or the for the issuance of the warrant. I mean, there's no compelling reason for the application of a search warrant in a jail facility, Mr. Chair. That is a jurisprudence. Yes, Mr. Chair. Oh, Colonel Marcos, eto, hindi ako lawyer, pero ganun din pagkaintindi ko. Eto, DOJ na yung sasabi. Oh, do you have to contest the opinion of the legal minds from DOJ? Hindi po, sir. Oh, better not talk. Kasi yun lang tanong ko eh. Now, next. Eto, established. Okay, kasi under the jail management, may upland galugad dyan eh. Diba? That is the standard operating procedure of the BGMP if indeed there is an information that jail, particular jail, may illegal na nangyayari sa loob. Oh, you know? I agree, sir. Oh, so you know, agree that you cannot suppose that you should not apply a search warrant. That is the opinion of the DOJ. Actually, sir, yung operation na yon, hindi man talaga papayag na papasok sa isang disenyo. Sandali, punta natin mamaya yon. Okay. Ang tinatanong ko lang muna dito, I just want to establish that you should not apply a search warrant in a jail. That is now a jurisprudence. Yes, sir. Okay. Let me proceed. Ito tatlo, ah. Tatlong case. Now, in the case of Egay Alvarez happens to be a detainee at the time and allegedly a drug lord, and he was killed inside this jail because of your search warrant. Tama? Yes, sir. Okay. Now, first question. Sino ang judge na nag-issue ng search warrant? In the case, sir, of Abuyog Penal Colony, ang nag-issue po is si Judge Janet Cabaluna po, sir. Si Janet Cabaluna. Opo, sir. And she was also the judge that you applied first for Mayor Espinosa. Hindi po, sir. Ibang judge naman po, sir. Bali, si Judge Tarsilo Sabari naman kay Espinosa, sir. Pero taga Samar yun? Samar po na ano. Samar sir. Din yung isa. Yung Cabaluna. Hindi, nalimutan ko na, sir, kung saan. Kasi hindi po akong applicant. Hindi ko nga makalimutan eh. Si Major Laraga po ang applicant, sir. But yeah, Major Lala is under you. Opo, sir. Kaya nga nagkakaso ka doon, di ba? Opo, sir. Hindi ko, basta within late yata, sir, si Judge Cabaluna. O hindi, or sama, hindi lang ako sure yung... Kung saan, sir? Colonel naman, kanina mo pa dinipin sa anya, you have to take search warrant outside of the jurisdiction because the connection of blah, blah, blah to the jail and the court. Samar. Tapos ngayon, ayaw mo aminin, taga-Samar? Samar, siguro. Samar, sir. Ay, hindi nga ako involved doon eh. Pero,
Alam ko na taga Samar. Opo, sir. Oh, in applying for a search warrant, in this case, eto, Kerala, eto, pag nagkamali ka dito, I will cite you in contempt. Who is your deponent? Who is your deponent? Civilian? Usually, civilian, sir. Hindi, tinatanong ko na in this case, hindi mo alam. Sa abuyog, sir, na search warrant, di ko po talaga, sir, ma'am. Okay, now, doon sa bye-bye. Civilian, sir, Paul Olindan. Sino? Paul Olindan. Oh, Paul Olindan. Opo, sir. Is Paul Olindan a jail guard? Hindi po, sir. A detainee? Detainee ba siya? Dati, sir. Dating preso yan, sir. Oh, eto, Colonel Marcos, dating preso. Oh, kailan siya nakalabas sa bilangguan? Ano siya, sir? Naka-parole. Oo nga, kailan nga nakalaya? Kailan nakalaya? Hindi ko alam ang... Matagal na, matagal. Before the incident happened. Oo, matagal na. Okay, now, how can a deponent you have a direct knowledge? Di ba? Yes, sir. Oh, paano siya magkaroon ng direct knowledge doon sa selda, sa cell ni Mayor Espinosa kung he's not anymore a detainee. Pinipilot nyo kasi. Gumagawa kasi kayo ng kalokohan eh. Sir, ang humaharap po kasi sa dyan. Hindi, tinatanong ko sa iyo, kung ang deponent mo is a former PDL, under parole, eh anong direct knowledge siya doon sa loob ng selda ni Mayor? Ang nagdadala kasi sir sa... Sadali. Sadali. Yes, sir. Oh, may yung deponent mo, may direct knowledge ba o wala? It will be based on the appreciation. Hindi nga. Ito nga ngayon, tinatanong kita. He's not anymore a PDL, under parole. He was not there in the jail. And still you use him as a deponent. Because you have something plan, a different plan. For Mayor Espinosa. Oh. Mr. Chair, clarification, Mr. Chair. Yes. Regarding this issue, sir. Mr. Chair, yes. Okay. I'd like to ask in layman's terms, Mr. Chair. Dahil yung police gusto nilang gawin yung trabaho nila, na makakuha sila ng search warrant, kasalanan ba nila na yung judge ang mag-issue ng search warrant? Now, if there is a jurisprudence from the Supreme Court, bakit nag-issue ang judge? Hindi, yun na nga eh. Ang point dito is, deponent per se should have a direct knowledge. And of course, may problema ang judge. But at the same time, may problema kayo mga police. Alam mo bakit? Because you're forcing it to have a deponent without direct knowledge and you talk to the judge, in which ang judge ito may problema din. Then you operate not on the reason of the items supposedly under the search warrant. Yun ang malinaw eh. Namatay si Egay Alvarez. Eh, hindi ko sinasabi na he's not a drug lord. In fact, ako alam ko, he's a drug lord. Pati source niya. Pati yung namatay dun sa Dapicol. But of course, it's a different thing. It's a different story. We're talking about extrajudicial killing here. And hindi to simpleng coincidence. Hindi simpleng coincidence. Kasi dalawang jail sa Leyte ang nangyari. You serve a search warrant and the result is namatay yung mga allegedly drug lord. You're violating the law. Because you have a deliberate purpose in getting that search warrant. Yun ang malinaw. And history is telling us now. It never happens na lumabas ang katotohan during the previous administration because that is part of the drug war. Yun ang malinaw. Colonel Marcos, you produce the deponent. The names of the deponent. I will call Major Laraga, sir. After the, tatawagan ko kagad. Ayun, si General Torre. At the same time, the deponent doon sa ano, sa bahay ni Espinosa. Opo, sir. Tatanong ko po kay Major Laraga. Agad. Now,
You're saying about the involvement of the jail guards, di ba? Kaya kumuha kayo ng search warrant doon sa kabila, sa Samar, instead of getting it in Leyte? Yes, sir. Oh, now, dahil? Sa rin yun, sir, sa tinanong ko kay Major Larraga, bakit sa Samar ka mag-a-apply? Sabi niya, sir, pag dito ako, sir, nag-apply sa Baybay o dito sa malapit sa atin, yung mga empleyado dito, mag-interconnected yan. Mamaya, matawagan, sir, na may warrant tayong isi-serve. Yun ang binigay niyang reason sa akin. Eh, ano yan? Teorya niyo yan. Yeah, presumption niyo. Diba? Presumption po ni Major Larraga, sir. Hindi, pati kayo. Siyempre, nag-report na nga sa iyo eh. Pinayagan mo kahit na doon sa kabila. Yes, sir. Oh, diba? Nag-okay ako sa kanya, sir. But a while ago, you're talking about the collusion between the alleged drug lord and the jail guards. Diba? Sinabi mo yon? Yes, sir. That is also based on the intel report submitted by Major Larraga. Major Larraga? Yes, sir. Leon Larraga, sir. Ah, siya yung ano? Siya yung na-demote? Oh, sir. Bali from na-demote yan, sir. Because of? Under appeal sila sa Napol Comp. Because of the administrative charge, sir, pertaining to the Espinosa case. Okay. Now, ganito lang yun kasi, Colonel, eh. Kasi, if you have strong evidence or data, no evidence, with regards to the collusion between jail guards and the drug lords, did you file a case against those jail guards? Hindi po, sir, nag-file si Major. Kami, hindi kami nag-file, sir. O, bakit hindi kayo nag-file? Kasi, di ba, kaya nyo kinuha yung search warrant sa Samar, not in Leyte, because you believe that there is collusion between drug lords and the jail guards. So, why didn't you file a case against the jail guards? Sometimes kasi, sir, intel reports doesn't stand in court. Hindi po tatayo sa korte ang intel report, sir. Yun yung problema eh. Man, can I get the opinion of our dear colleagues, former colleague, which is also a top-notch lawyer, may kababayan in Bacolod, Congressman Nery Colmenares, with regards to possible reopening of cases, no? Yes, there is always that possibility of opening up these cases, Mr. Chair. Secondly, the issue of search warrant factories had been an issue. That's why the Supreme Court was even forced later on to say na hindi pwede yun. You're using, because many people died because of these search warrants issued by Metro Manila judges, Mr. Chair. So, in cases such as this, misuse of the legal processes of the law or heinous crimes crimes of against humanity, for example, Mr. Chair, this can always be opened anytime, Mr. Chair, especially since they do not prescribe, Mr. Chair. Gerald Torre, is that also your policy at the CIDG? Are you following the policy of your national headquarters? Yes, sir. And may I know why Colonel Marcos is still occupying that post? Sir, he is already relieved, sir, since 2 days ago, sir. 2 days ago? So, wala na? Yes, sir. So, ngayon yun lang sinunod. Nung dumating ka, saka lang nasunod yung policy. Kasi nung panahon ni... Kasi tinanong ko rin yan nung nandito si Gerald Karamat eh. And he was not able to remove Colonel Marcos from that post. Kaya tinatanong ko. Thank you. Now, kanina, Colonel Marcos, tungkol dun sa 5.1 billion na financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa ay nanggaling sa dalawang AMLAC representative. Nauna, sinabi sa iyo sa isang seminar. Pangalawa, binago mo, sinabi nung dalawang AMLAC representative nung inutusan o sinabihan ni General Obusan na pumunta sa iyo sa jurisdiction mo. Tama? Opo, sir. Tama po, sir. Oh. Ang pangalan po niya, sir, Attorney Josipo Stambago. Bakit kanina nung tinatanong ka ni Honorable Paduano Kwan? Sir, hindi mo masagot-sagot kanina. Nagtanong po ako sa mga kapwa RC ko nung panahon po ni General Obusan. Kaya po nakuha ko na po yung pangalan. Well, so sinasabi mo na yung financial transaction
na worth 5.1 billion ay AMLAC ang nagsabi? Yes, sir. AMLAC po. Taga-AMLAC po, sir. Kanina, lumabas yung 5.1 billion transaction na yon dahil nakasama sa ebidensya niyo na nakuha sa raid na ginawa niyo. Now, alin na po ang totoo? Bali po, sir. Hindi. Tinatanong kita, alin ang totoo dun sa dalawa? Kasi dalawa ang statement mo eh. Nag-umpisa po yun. Kanina, ang sinabi mo dun sa pagtatanong ng isa sa aking mga kasamahan, doon sa raid na ginawa ninyo, ay nakita ninyo yung mga dokumento na merong 5.1 billion transaction. Pero nung si Honorable Paduano ang nagtatanong sa'yo, sinabi mo, AMLAC ang nagsabi sa'yo. Definitely, Colonel Marcos, you're lying. Based on the figure po yan. You want me to get the records or the minutes of this hearing? Sir, kahit na may edad ako sa'yo, pero matalim pa rin yung aking pag-iisip. Sir, pwede pa ko mag-explain ng konti, sir? Hindi, sagutin mo muna ako. Alin ang totoo dun sa dalawa? Yun ang tanong ko, hindi mo pa sinasagot eh. Totoo po yun, sir, na... Alin ang totoo? Binigay po, totoo po yun, sir, na binigay ng AMLAC yung information sa figure, pero totoo din po, sir, na based sa raid na ni Espinedo, doon namin nakuha ang impormasyon sa Blue Oceanic Corporation Textile na binigay namin si AMLAC para tingnan, kasi silang na lang naman, sir, ang nakakakita sa bangko kung magkano sir ang laman. Sige. Alam mo, iyo, huwag mo akong pagbubulahin sa operation ng CIDG. Kasi naging chief ako ng NCR CIDG hanggang ako yung naging head ng National CIDG. And you're not being forthright in your answers. Doon nga lang nangyari. If we go back to history, maski nung ako yung naging chief ng CIDG, walang nangyaring ganyan. Kasi ang protocol, nakikipag-usap kami sa jail superintendent. Hindi ko alam kung kailan nyo binago yan. Ngayon lang nangyari sa CIDG, nag-a-apply ng search warrant sa isang jail facility, which is supposedly controlled by government. O, tama po yun, sir. Ay, mas marunong pa ako sa iyo. Ikaw nag-conduct doon at mali yung ginawa nyo. Tell me, alin ang tama doon sa ginawa nyo? Nag-apply kayo ng search warrant? Tapos grinantan, but did you follow the protocol para pag-apply ng search warrant